Tingnan natin kung maganda ba tong spray gun na to. Itong binili ko spray gun, ito ay cute size. Maliit lang siya. Gawa ng gagamitin ko lang naman siya pang varnish. Kaya kailangan ko ng extra ganito gawa ng pag ang gamit ko ay sanding sealer tapos hinahaluan ko siya ng lacquer thinner. Pag magpapalit ako ng pintura, eh syempre ang gamit ng varnish ay yung paint thinner. Pag kasi nagkahalo yung natira or sediments ng tayo dito ng sanding sealer, namumuo siya. Pag humalo siya dun sa paint thinner. So, balik tayo. Ito yung laman ng aking in-order na spray paint. Spray gun. Sabi ko naman sa'yo, napaka-cute nito. Capacity niya ay 100 ml. Tapos yun, mga kasama niya, di, ring toothbrush niya, cleaning brush, filter, tapos aring kanyang male connector. So, sakto yung size niya para din sa aking female connector. Tapos, ito yung kanyang pinaka. Yan. Cute size. So, kunin ko yung aking isa para ma-compare. Yan. So, makikita nyo, ito yung aking yan. Regular size. Tapos yun. Ito yung cute size. Ganun siya kaliit. Yan. Let's tingnan natin. Ito ang nozzle niya ay 1.4 yung nozzle ng aking ginagamit. Ito naman ginagamit ko pang base coat sanding sealer. So, kabit natin yung ating sa yung connector. Ito. Ating cute size na connector. Meron din siyang kasamang o-ring. Ito lang natin talagay. Pero pwede rin naman siyang lagyan ng teflon dito. Pero okay na yung o-ring din. Hand grip. Limitin ko lang to. Magagaskas siya pero pelo. Hindi man ako maselan. Yan. Tapos tingin natin. Uy, nagana. Ito yung kanyang regulator para makontrol natin yung or makontrol yung kanyang air flow. Ayun na. Habang pinipihit natin clockwise, lumalakas siya. Ayan. Tapos, ito naman yung kanyang tinatawag na yan. Sa nozzle ito eh. Nozzle spray. Ito yung pag pinihit natin pa kaliwa, ito yung pinaka-wide niya. Kumbaga, ganito kalaki yung kanyang span or diameter nung pintura niya. Yan. Pero, dahil meron tayong ganito, tawag dito ay yung kanyang nozzle, air nozzle with brass cup. Ito. Yan. Ito yung nagko-control sa kanya para maging vertical or horizontal yung spray natin. Yan. Kumbaga, dito,
Yan, kuha tayo. Pag naka-center to, dito. Yan, dito sa gitnang to. Yan, nakaganyan. Yan. Vertical position, yan. Yun ang gamitin nating term. Vertical position. Ang labas ng paint natin, pag tayo naka... Pagpalagay, nakasagad tayo dito sa kaliwa. Yan. Ang labas ng paint natin ay papaganito. Yan. So, ito, ang swing niyan ay left or right. Left and right ang swing niya. Kapag naman binago natin ito, ginawa natin horizontal. Ang reference natin, itong gitna, ha? Ginawa natin horizontal. Nakaganyan. Pag nag-spray tayo, nasagad dito sa kaliwa or pinaka-wide natin, ang kanyang labas ng paint ay papaganyan. Or naka-horizontal. So, ang paggamit ito, syempre, up or down. Up and down, up and down. Yan. Dito naman, maalin. Mapa-horizontal man siya or vertical. Kapag ating sinagad papunta dito sa kanan, o yung pinakamaliit niya, ang labas ng pintura niya ay pabilog. Yan. Tapos ito, didepende na lang kung gano'ng kalayo ang gap mo dito sa nozzle papunta dun sa surface ng iyong pipinturahan. Yan. Lalakas yung diameter niya pag nalaksan mo yung airflow. Kapag mahina naman, di mahina din. Yan. Tapos, ayun, ito pala. Regarding dun sa kanyang nozzle, 0.8 pala yung kanyang yan, sa nozzle niya. Ito, 0.8. So, maganda siyang gamitin sa finishing. Or yung pinaka-top coat. Pitang ko lang. Madalas kasi ginagamit ko left and right eh. Sa swing. Bihira akong mag up and down. Pagkakabit naman ito, siyempre, ilalagay natin yung filter. Yan. Ito, kung bibili kayo nito, mura lang to. Nasa 100 pesos lang, pero 10 piraso niya. Madami na yan. Ito naman, bago ka magpalit, madami beso na magagamit. So, depende pa rin. Bago kayo maglagay ng pintura dito sa cup, edi, kung halimbawa medyo madumi, filter niyo na rin ng basahan. Or clean cloth, kung anong available sa inyo. Yan. Cute size. Yan, ito siya. Okay. So, tetestingin ko siya. Saan? Ah, doon, testingin natin. Dito ko siya ngayon, tetestingin sa plywood natin. So, ang gagamitin ko, para hindi magdumi yung plywood, ay itong lacquer thinner para natutuyo din siya. Maglalagay lang ako dito. Oops. Lagyan pa natin. Yan. Yung ka. Tingnan natin kung ganda. Yan. So, andun yung compressor ko sa dulo. Yan. Naka-tight up siya. Yan. So, ito. Testingin natin. Adjust natin. Hinaan ko muna yung kanyang airflow. Yan. Yan. Ganyan siya. Bilog siya. Diba? Ngayon, kung isasagad natin to, halos dun lang kasi eh. Yung kanyang twist function. Yan. Parang 90 degree lang eh. O, yun oh. 90 degree lang. Tapos wala na. Ito yung pinakasagad niya. Tapos, pag counterclockwise, ito yung pinakasagad niya. Tingnan natin kung anong itsura ng output niya. Halos ganun. Laksan ko yung airflow. Bilog pa rin eh. Bilog pa rin. Kunti lang yung ano niya. So, wala na talaga eh. Yun. Yun.
Yun, medyo naging wide siya. Kita ba? Yan, dito. Yeah, wide siya. Ngayon, babaguhin ko ulit. Kapagal ko naman ito sa kanan. Ito yung kanyang output. Kapag binago ko ito, walang ko lang, gagawin ko horizontal. Yan. Tapos para makita natin yung output, sasagot ko ito sa kaliwa or counterclockwise. Tingnan natin dito ang output. Tapos ito. Yan, palapad naman siya. Palapad siya na naka-horizontal. Kita ba? Kita. Yan. Diba? I-spray ko siya ng isang beses. Yan. Diba palapad siya na naka-horizontal? So, ibalik natin. Babalik ko. Gagawin ko naman vertical. So, ito. Yan. Para kita. Ito yung alignment. Yan. Spray ko siya isang beses. Vertical naman siya. Kung gusto kong bilog lang, okay, sasagad ko na siya sa kanan. Spray ko. Yan, bilog lang siya. Ito na. Yan, ganyan yung output niya. Tapos, ito naman, ito yung regulator ng paint or yung flow ng pintura natin. Pag sinagad natin or pinalogan natin counterclockwise, mas malaki yung consumption ng ating pintura. Yan. Try natin duwagan. Okay. Sobrang dami agad niya. Ano, halos sumaagos natin. Pero kung iigpitan natin to, yan, clockwise, ito yung pinaka-lock niya, yung lock thread. Tapos ito yung pinaka main regulator. Sagad na, halos wala na. Nasagad ko ba? Tapos tingin natin kung may lalabas. Yan, halos sagad na. Testing. Kita. Wala siya, walang lumalabas. Naluluwagan natin hanggang sa may lumabas. Para ma-control natin yung flow ng pintura natin. Tayo-tay. Hanggang sa may lumabas. Yun. Ulit. Dito natin. Ito, kontrolin natin yung flow ng pintura. Yan o. Pag sagad siya, halos walang nalabas. Pero may kaunti, yan. Kasi sobrang kuntinan. So, sa pag-set dito, habang pinipihit natin or kada pihit, test natin yung flow. Counterclockwise, yun. Kunti lang. Siguro, habang nag-a-adjust, pinipihit natin. Para makita natin yung flow. Dito tayo sa malinis. Habang pinipihit natin, kailangan nakaano ba yan. Para makita natin yung flow. Halos wala, pipihitin ko pa kanan. Oops, sobra. Yan.
dadagdag ako ngayon ng volume. Oh, sobrang dami na nun. Above all, okay naman siya, maganda siya. Perfect siya kung gagamitin ko siya pang top coat o yung finishing. Kasi yung kanyang nozzle ay 0.8. Ito. 0.8 yung nozzle niya. So, okay siya. So, bigyan ko to ng mga 5 star kasi na-meet naman yung standard ko. Saka bago ko naman siya in-order, tinignan ko yung specification niya. So, kailangan ko lang naman ay low volume. Kasi mabilis kasi matuyo yung varnish. Kaya kailangan kada tapos hugasan lagi ng paint thinner para hindi siya matuyuan. So, yun lang. Thank you.